Happy 2021, Kapamilya! I'm Nash. And I'm Francis. Welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Alam namin under quarantine pa rin tayong lahat. So gagawa tayo ng paraan para makapaghatid kami ng saya sa inyong mga kapamilya. Sana ay naka-stay at home pa din tayong lahat at patuloy pa din tayong magiging matatag at magtiwala na makakabangon tayo ulit at makakabalik tayo lahat sa normal. Tama! Kaya iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga kapamilya na manood ng isang kwento ng inspirasyon at pagpapatawad sa sarili. Pamilya at kaibigan, sa maalala mo kaya, hashtag MMK Forgiving Heart. Ngayong Sabado na po yan sa ating Kapamilya Channel, Kapamilya Online, Live, at A to Z Channel 11. Okay, dahil live na live po tayo ngayon, babasahin namin ang inyong mga shoutout at sasagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Pero bago yan, sasabak muna kami sa first and last challenge. So, game ka na ba, pre? Game na ako, pre. Tama! Tama. Okay, tama. Let's go. Let's go. First question. Ito na ba yan? Ako muna. Ito na yun. Ito na yun. First question, first ever teleserye acting. As a kapamilya, ang first ever teleserye acting ko ay Sana Maulit Muli, starred by Gerald Anderson and Kim Chu. Kasama ko Marte si Celine Lim, siya si Kim Chu, ako si Gerard. Siyempre po, hindi ko pre, no? Gerard Anderson ka agad. Tapos ang tawag dito, 7 years old kami noon. Tapos yung pinakauna kong acting scene is nasa loob kami ng freezer ni Celine. Totoong shipment freezer. Tinapong kami sa dagat. Sarap! Hindi ko nga kalimutan yun. Directed by Jerome Cobocan, pre. Ikaw to, ano yung first ever acting teleserye mo? First ever teleserye, acting teleserye, Gulong ng Palad. So, kung search nyo yun sa YouTube, ewan ko kung meron ba nun sa YouTube. Fetus pa ako nun, literal. Tapos, kakalaglag pa lang ng milk teeth ko, two front teeth na milk teeth. So, nakapustiso po ako nun. Hindi ko makalimutan yung teleserye na yun kasi habang sumisigaw ako ng Nay! 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 Tumatakbo ako. Nalaglag yung pustiso ko. Aray! So, after nun, kapag may eksena, kasi hindi naman, fixed yun eh. Hindi siya yung pustisong nakakabit, retractable. Hindi siya ganun eh. So, fixed siya. So, once matanggal siya, wala na siya. So, yung buong mga scenes ko nung araw na yun, hindi na ako, tinanggalan na ako ng line. Kapag halimbawa masaya, kunyari masaya, ay ako si Piping dun eh. Oy Piping, huwag kang huwag kang tatawa. Kasi nakikita yung bungal ko. So, yan. And directed by Direk Eric Salud and Direk Jerome Pobocan. Uy, ayun pala. Si Direk Jerome pala nag-shoot ng mga first teleserye natin. Yes, sir. Eto tol, ako naman magtatanong. First ever celebrity, feeling ko first ever celebrity idol. Sa tayo yung fan eh, di ba? First ever celebrity idol. Gary V. Uy, Mr. Energy. Naalala ko nung bata ako, first time kong nag-fandom. Kasi hindi naman ako, like pag bata tayo, pro cartoons lang, di ba? Pero kasi akala ko dati, siya si Michael Jackson. Ewan ko, for some reason, mga 6 years old ako kasi sobrang galing niya, diba? Lagi siyang sa ASAP ni Michael Jackson. So, ang ginawa ko, nung first time ko mag-ASAP, lumapit ako sa kanya. Tapos, kinalabit ko siya. Tapos, hindi ako nagsalita, nag-moonwalk lang ako sa harap niya. Oh! Yun lang. Kaya mo pa rin mag-moonwalk? Kaya mo pa rin? Oh naman, pre. Ginagawa ko sa CR yan. Oy! Hindi. Pilay ako. Sa ngayon, may sprain. Hindi kaya. Okay. Next question. Ay, hindi. Ikaw pa. Oh, pre. Feeling ko ako si Angel Oxin. Kasi tol, di ba? Siya si Darne. Di mo mawawala sa kanya forever na siyang Darna. Ang taas ang tingin ko kay Angel Oxin. Na, ang tawag dito. Ewan ko, pre. Kinikilig ako pag nandyan siya. Angel Oxin. Hanggang ngayon eh. Ganun pa din yung pagtingin ko kay Angel Oxin. Iba yung crush talaga eh. Actually, parang yung kilig ko hindi dahil, alam mo yung dahil talagang, ano ba, idol mo nga talaga. Ang daming, ang drop kasi naturo sa akin.
dami kong lessons na nakuha galing Ate Angel. Saka wala akong matandaan kahit anong bahid ng band niya. Tsaka sobrang bait ni Ate Angel kahit in real life. Para real life daw na talaga. Totoo, pre. Diba? Hindi talaga. Hindi mo mawawala sa kanya kahit off-camp si Darne. Sa patin talaga. Angeloxine. Okay. Third question. First embarrassing moment that happened to you. First child, that happened, but diba first childhood. First childhood embarrassing moment. Ibang script ata to. ano ba 'yun nandito sa Zoom? Nandun ako dun sa talaga script eh. Ay, wait. Sino na 'to? Sinend sa akin. Lo. Anyway. Childhood embarrassing moment. Sige, sagutin na rin natin yung isa. Pero sa childhood ko, yung first audition ko sa soap kay Eric Kison. Hindi ko na muna babanggitin ko anong show kasi sa ibang channel yun. Pero first audition ko dati kay Eric Kison. Nakakahiya kasi pre, wala naman akong alam sa pag-arte nun. Pero natuwa lang sila sa akin kasi ang ano ko eh, ang kulit ko para akong nakainom ng chocolate drink bago pumasok ng audition. Tapos pinapakanta, alam mo yung tanda mo yung kanta, pre, chocolate. Kinakanta ko yun habang sinasayaw ko. Sobrang hiya ako noon, nagtago ako sa ilalim ng upuan na wala namang harang. Andun lang ako. Wala lang, yun ang pinaka-earliest childhood memory na alala ko kasi wala naman ako. Alam din sa ginagawa ko. Tapos kinabukas, taping. So, ano to? Ano tong taping? Kahapon, iba lang namang ginawa namin. Hindi siya ganun kaano, pero pag ngayon niisip ko, oh, embarrassing siya nun. Pero yun cringy. 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 Pero doon nag-start yung love natin for actually. Film. Total. Ako, first childhood embarrassing moment ko, kasama ko yung crush ko sa jeep. Siguro mga, ano, kinder 2, kinder 1. Tapos, di ba usually yung slack or yung shorts rather ng mga bata, elementary, kinder. Yung sa school, yung the clip-on lang. Hindi siya botones talaga. Yung parang pag slacks, di ba? Yung hinuhok lang. Dati nga, hinuhok nga lang, no? Paano kaya na? So, for some reason ng bata ako, every time magsisir ako, tinatamad akong i-hook. So, zipper ko lang siya. Tapos nung kasabay ko yung crush ko sa jeep, pasikat ako, tumalon ako sa jeep. Pagtalon ko, nahubaran ako. Tapos nakita niya si Spider-Man na brief na nakaganyan sa kanya. Ay, pre. Iba yeah. Na yun. Ngayon, maalala niya lagi yun for him. Gusto sa akin, ito ko yung Spider-Man na brief. Hindi na mawawala yun. Yun na yun. Yun na nga eh. Okay. Sino ba? Francis, no? Ako na magtatanong. Last photo in your phone gallery. Okay. Check. Tingnan natin. Oh! Okay. Eto. Ano? Uy! Sir, kanina lang! Well, natin. Kasi kausap ko yung daddy ko. So, kanina. Habang nagro-room tour ka, kausap ko yung daddy ko, tapos sinend ko sa kanya dahil sabi ko, sorry, nasa show ako kayo, nasa live guesting ako, tapos sinend ko, nasa Zoom na lang. So, yeah. Lang, click lang, wala na kahit anong ginanod mo lang. Mm-hmm. Ikaw, pre? Sa akin, pre, kagabi, nasa Lagro ako, natin ko yung tropa ko, tapos nagpaano siya sa 7-Eleven. Pinakita ko yung sign sa 7-Eleven. Swear, ito yung last picture. Ito nakita ko. Ito yung security. Ito yung pampa-encourage silang huwag mag-helmet sa loob ng 7-Eleven. Hindi maghubad ng helmet. Pangit. So, tawa lang ako. Pinicture ko lang siya galing doon. Yun yung last phone sa ano, picture. Walang ano, no? Walang kahit anong grace. Alam mo, minsan effective yun eh. Minsan may mga ganun na yung mga signage eh. Alam ba? Hindi magmask, pangit. Yung mga ganyan, yung may kasamang insulto na. Parang gano'n na yung mga sign ngayon. Which is, in a way, entertaining pero mapapasunod ka talaga. Psychological na lang. Terrible psychology ko or something. Okay, go.
Last time you said I love you? Kagabi sa lola ko. Nung sabi niya nga, dapat kasi isasamahan ko siya ngayon sa North EDSA. Pero dahil na promo tayo, sa may klase tayo, ko, lola, sorry po, love you. Bawi na lang ako sa Monday. Ayun, napala ako kanina. Hindi ko nasamahan lola ko. Ako, nung binasa ko yung question. Ay, di, before reading the question. Sa daddy ko. Eto, pakita ko na lang din. Kasi baka sabihin nyo, ano eh. Hindi nga joke. O, eto. Yan, suwabi, pre. Baka suwabi, gusto ko yan. 10 minutes ago. Ako first thing, ay, ikaw ako. Ay, oo nga, ikaw nga. Ikaw nga, ikaw. Okay, sige, pre. First thing you look at the person, part of the body, regardless of the gender. Part of the body. Kasi kung hindi part of the body, let's sabihin ko, ano eh, relo eh. Kasi may ligaw sa relo eh. Pero kung part of the body, siguro, siguro yung, itong part na to. Torso? In torso? Torso. Kasi, ass. Torso. Kasi parang pag ginabaw, may tumawag. Kung may tumawag sa'yo, yung una ko makikita eh. Ewan ko. Oh, sabagay. Yun naman din. Hindi ka naman diretso mag-aano, mag-i-level. Kasi or... sobrang parang, sobrang sinungaling ko pag sinabi kong mata. Pag gano'n, mata. Diba? Ang galing mo nun, Tol. So, I say, torso. Sa akin, pre, parang ikaw, di ba, relo? Ako sa paa. Sapatos. Una ko titingnan sapatos. Tapos pataas na yun. Pero nagbubuka, parang nga nagiging ano eh. Parang... Manok. May gano'n, Miss Molder. Parang may ano eh, sinusukat mo yung, yung ano. Pero ngayon, Tol, ito, di ako nagsinaman. Pero dahil ngayon, may pandemic, mata talaga. Kasi yun na lang nakikita ako. Nakikita mo? Ano lang eh, wala na tago na lahat eh. Diba? Mata na lang talaga. Doon ko na lang nabibase kung ano yung impression mo sa tao sa mata. Kasi parang hindi ko alam kung galit pa siya, pagod pa siya. Actually. Sa ngayon na mata. Pero dati sa pantos. Okay. Last thing or person you are thinking? Ha? Parang last thing or person you are thinking? Yung ngayon, iniisip ko ngayon? Siguro ano? Siguro ganito na lang. Mas interesting yung question kapag sa gabi. Like yung... Alam mo yun, sa gabi, last na naiisip mo. Sige. Sa gabi, madalas kong iniisip sa gabi yung uli nanay ko. Kasi, iniisip. Lagi siyang medyo late umuwi. So iniisip ko, hindi dahil kung saan siya, pero dahil yun yung work niya eh, kung saan kailangan niya bumalik from one place to another. So iniisip ko, nasa si mama? Parang gano'n. Laging gano'ng context. Si mama. Noong oras, wala pa si mama. Baliktad, no? Dati gano'n yung mga nanay sa atin. Ngayon, medyo matang na tayo. Gano'n na. Si mama. Parang gano'n, nanay ko. Oh, pero, alam mo na yan. that pala nauna ako. Ano ba sa'yo? Iniisip ko, chess. Chess? Kasi bago matulog, yun lang yung ginagawa ko. Pampantok. Chess. Whoa. Sa phone. So, may ligaw mag-chess. King's Gambit. Oh, actually. Yun, kasi daddy ko naglalaro ng chess. Tapos yun yung parang only game na naturo niya sa akin. So, parang lately, dahil nga sa Queen's Gambit din, trinay kong ibalik yung sarili ko sa chess. So, every night, pampanto ko siya. Mag-chess. Tapos computer lang kalaban mo o tao sa kapila? Hindi, meron ng online. Oh, online chess. Oh. Diba ate yun? Kapag hindi ka gumalaw, parang may auto may timer. Ka na. Okay lang yun. Auto-disconnect, parang ganun. Ah, kapag halimbawa, nag-idle ka for 1 minute, ganun. Parang in-ball. Parang in-ball. Dapat live ka. Gets. Ako naman. Last message you sent to someone. Yun din yun eh. Pinakita ko na eh. Oh, si AirPods mo. Ako. Oh, yun. Muli kong nireplyan.
yung GC namin ng bahay ng pamilya ko. Sinabi ko na ano, sinabi ko na may live tayo buong araw. Sinabi ko mamaya madami pa ako. Yun yung alam mo, sobrang naiingit ako sa mga familyng may GC. Kasi like yung ewan ko, ilang beses ko trinay gumawa ng GC para sa amin. Pero like, ayaw nilang doon mag-text talaga. Like, di nila ako nire-replyan doon. Nag-straight message sa'yo pag may kailangan. Ano yung mag-message ka sa GC, tapos mag-message sila, direct message. I see. Di sila ganun ka-techy. So, yun. Sa amin naman kasi kahit idle stuff lang, hindi ko may gusto lang i-share yung nanay ko. Ganun na lang. Okay, na lang, diba? Madalas kasi may announcement, laging parang ganun house announcement. So, ang hirap na ang tantayin na lahat ng tao bumalik. Eh, yung ate ko kunyari, nasa States yung ate ko, si pinsan ko nasa States din. So, parang, yun na lang. Doon na lang lahat para universal yung ano, yung announcement. Oo. Galing, galing. I admire. Ay, thank you, pare. Ayun. So, ano, lilipat na tayo sa, magbabasa na tayo ng questions from netizens dahil tapos na po tayo sa ating challenge. Yes, sir. So, ang first question, eto, kay, acting. Kay Camela Marquez, nagkaroon na po ba kayo ng experience na nahirapan kayong patawarin ang may kasalanan sa inyo? Paano po kayo nagpapatawad kahit mabigat yung naging kasalanan ng tao sa inyo? Ako ba sa nanday ko muna? Pwede ba natin sagutin ng dalawa na lang? Alam mo yun, parang, paano ba? Ako wala akong maisip eh. Ang hirap ng tanong. Hirap nga ng tanong. Sobrang hirap ng tanong. Pero kung siguro, dalawa kasi tanong niya, two parts eh. So sagutin natin yung first part na, nagkaroon na ba tayo ng experience na mahirapan tayo magpatawad? Yes. Okay. Ako din. Ba? Paano po kayo nagpapatawad kahit mabigat yung naging kasalanan ng tao sa inyo? Ah, alam ko na. Siguro kung, well, makikita nyo rin sa dun sa MMK, as long as ipagdasal mo, ipasa Diyos mo na tanggalin yung galit sa puso mo, papatawad mo yung taong yun. That's true. I agree with that. Paano pa ako nagpapatawad? Kung ako, I try to practice empathy. Or sympathy, but not empathy. Putting yourself into the other shoe. Para maisip mo lang, bakit niya nagawa yun? Naisip mo, okay, nagawa niya yun kasi ganito siya. Nagawa niya yun kasi nasaktan siya. Ito lang nakita niyang way to out at to outlet. Minsan di mo siya maintindihan eh. Pero parang for some reason, mas mag-soften lang yung tingin mo sa kanya kasi parang okay, kaya niya nagawa yun. Hindi siya maganda, hindi siya masaya, nakasakit pa din siya, pero naintindihan mo na, okay, kaya niya nagawa. So, ganda. So for me, that's one step for me na mapapadali yung pagpatawad sa isang tao. Kasi naintindihan mo, everybody has their own struggle. It's a domino effect. Kaya siya nasaktan kasi may nanakasak. And kaya ako nasaktan. So it's up to me to end that cycle of pain. Parang ganun. Pero may iba na nanakit lang for no reason eh. Joke lang. Hindi, ganun. Complicated na tao yun. Sobrang complicated. Anyway. Pero sa mga taong practice, madalas yun yun. Diba? Oh. Madalas yun yun. Nasaktan siya. Ay, nananakit siya kasi nasaktan siya. Parang ganun. Okay, diba? Francis, pakibasa. Ang pangalawang pagbasa. Guys, no. Galing kay Jenny Alcedo. Ano po yung preparations ninyo para sa inyong MMP episode? Lalo na po ngayon na naka-quarantine pa rin tayo. Mahirap po ba mag-taping na naka-social distancing? Preparation. So, medyo mas mahaba. Kung before, pag sinabi may MMK ka, bigisin yung script, basahin mo yung script, tapos bigisin yung date, tapos punta lang sa taping. Ngayon, may 2 weeks kang quarantine bago yung mismong taping. Tapos pa yung 2 weeks kang quarantine, magsaswap test ka, tapos sa after mo magswap test, bawal ka pa rin lumabas ng bahay mo until mag-pull out na kayo sa location. So, yun ay kapag negative ka doon sa swab test. So, thankfully, lahat naman kami sa show negative. So,
So, nakapag-proceed kami dun sa show. And pagdating dun sa venue kung saan naka-lock in yung taping, sorry Francis, ako nito na buo. Naka-lock in yung taping, pag pumasok ka na dun, let's say, isang location, resort siya, bawal ka nang lumabas dun until matapos yung show. Walang lalabas, wala rin papasok na iba. Kumbaga lahat ng mga tao dun, staff and crew, lahat nagpa-swab test. So, confidently, masasabi mo na safe yung environment. Although, kahit nandun ka, in between takes, nakamask pa rin lahat ng crew para lang for extra protection and peace of mind ng mga tao. Yun. And kung sa dali ng pagtitipid sa social distancing, no. Kasi, pag-acting, very social tayo eh. Ang hirap umarte pag wala ka natatanggap pabalik, di ba? Mm-hmm. And, ganun, hindi exception yung itong episode na to. Lalo na ngayon, very physically demanding siya. So, sobrang hirap na dapat naka-social distancing ngayon while still acting na normal pa din lahat. Kasi sa kwento, wala namang COVID eh. So, maarte ka, parang normal lang. Ang hirap, mahirap siya. Kailangan, tas minsan yung utak mo pakalaban mo, nagiging conscious ka na parang safe ba ako sa ano na to. Wala kami maskara eh. Wala kami maskara, wala kami face shield. Pero like Nash said, ginawa naman yung nung production yung part nila na maging safe yung buong environment at lahat ng mga kasalumuha mo, including the location. But nonetheless, mahirap siya. Yun. At Neil Sinahon, nabibilang niyo po ba yung mga... Excuse me? Nabibilang niyo po ba yung pagganap niyo sa inyong MMK? If yes, pang ilan na po kayong pagganap? At ano yung pinaka-memorable sa inyo na episode aside po sa MMK Forgiving Heart? Ako sagot rin, no? Ako naman. Tama ba? Sige, ikaw muna. Tol, ewan ko. Medyo... I mean, de, masaya ako na suki kung pwede natin sabihin na hindi yung first time natin. Ibig sabihin na magkakatiwalaan tayo sa mga totoong kwento. Pero hindi ko na maalala kung ilan yung pagganap ko. Pero as per... Minsan, dati nung una binibilang ko eh. Ewan ko kay Nash kung binibilang niya. Pero ako dati binibilang ko na parang, pang-apat ko na to. Pang-apat ko na to. Pero ngayon, hindi na ganun. Kasi hindi na yun yung focus eh. So, yung focus kung paano mo siya itatawin na maganda na maayos. Sa most memorable, I'd say yung pinaka-memorable sa akin is yung linihi ko yung kwento ni Awel Paz at ni Franz Sahorda. Kasi very unique siya at I'd say polar siya ako sa pagkatao ko. And yet, yung experiences nila, very close sa puso ko. Kasi talk more about family, mostly family. Family and mistakes na nagawa nila sa sarili nila. And nag-resonate sa akin yun kay Awel Paz, mostly about how nanay niya kasama yun sa lahat, tapos biglang nagpakita yung tatay niya, hindi niya alam kung paano niya papatawarin yung tatay niya. And bisok spot ako sa tatay ko. So, ganun din eh. And ganun, actually, kay Franz Sahorda talked about hard work and yung decisions na nagagawa mo sa life mo and how it affects you. Ganun din eh. Very special sa akin yung mga yun kasi na-meet ko rin sila personally and nakwento nila yung kwento nila personally. Sobrang ganda nilang mga tao. English, beautiful people. kaya di ko sila mailimutan ever. Very honor, very ang taas ng honor para sa akin na magampanan yung kwento nila. Yun. Total. Sa akin, first, hindi ko na po nabibilang kung ilan. Siguro simula bata ako nag-MMK, kasama yung mga young sa MMK, siguro mga over 20 na. So, ang dami na talaga. Pero, most memorable, mahirap sabihin kasi ang daming memorable. Memorable na... yung ang director ko si Direk Chito Ronyo, bata pa ako, tapos kailangan ko umiyak ng duling. May mga ganong story. Pero siguro yung pinaka-pinaka was yung last MMK ko, yung 2 years ago, yung pipi ako. Yun. Kasi parang, nung ever since nag-MMK ako, parang more on, gusto kong galingan. Tapos,
parang gustong, kasi nung bata ko, pangarap ko yun maging best actor. Kumbaga, idol ko si G. Romano eh. So parang sabi ko, gusto ko makagawa ako ng MMK or, oh, makagawa ako ng MMK. Every time na MMK gusto ko, sana manalo ko, sana manalo ko. And yet, never ako nanalo. Yung kay Direk Chito na MMK ko, yun yung pinaka-closest. Nominate ako. Tapos, yung inspiration ko nung ginawa ko yun, was yung MMK ni Kuya PJ, ni Kuya Piolo. Yung baliw siya, yung piso. Di ba sobrang galing niya doon? Sobrang galing niya. Tapos kalaban ko pala siya. Ay! Ah! Yun yung taon na nanalo siya. Oh, so sabi ko, ah, wala na, talo na ako for sure. Kasi yun yung inspiration ko eh. Bata pa ako noon. Sabi ko, sayang naman. Tapos parang, for some reason, nung MMK na, ano, na yung deaf and mute ako, ginampanan ko yung character ni PJ din ata pangalan ko doon. Anyway, ginampanan ko yung deaf and mute niya ako. First time ko mag-MMK na hindi, wala akong hinahanap na award. Di ako naghangad ng award. Kumbaga, sobrang na-touch na ako dun sa kwento. And kumbaga, at that time nga rin kasi, di ba nakwento ko sa iyo, Francis, habang nagsushooting kami, nandun yung mismong letter sender and yung mommy niya. So parang, so ang gusto ko lang is magampanan ng maayos, mabigyan ng justice yung kwento nila and maipahayag yung message without saying any lines. So yun lang yung gusto kong mangyari. And yet, nung year na yun, yung MMK na yun, yun yung first time ko nanalo ng best actor. So parang, pero thank you. So, pero yun nga, iba yung feeling. More on hindi ako, hindi naman sa hindi natuwa. Sobrang thankful ako sa KBP na nabigyan ako ng parangal. Pero like, mas naging satisfying para sa akin na may lumalapit sa akin. Pag alam mo, nagmumula ako, may mga peeping lumalapit sa akin. Tapos kinatry nila akong kausapin. Noong time na yun, marunong pa ako. Ngayon, medyo rusty na ako. Pero natry nila akong kausapin na sinasabi nila na na-inspire sila dun sa, napanood nila, na-inspire sila. So yun yung parang best gift or award para sa akin na nakatouch ka ng buhay ng ibang tao. So sana ganun din yung maramdaman nila sa MMK natin. Ang best, ano, siyempre, pang best acceptance speech ng ano, Matal. Gusto ko yan. Real talk. Maganda yun, di ba nalala ko yung kwento natin, pre? Sobrang angas talaga yun. Oo nga eh. Sabi nun. Oh, anyway, move on tayo kay Dominador Acedilla. What is one message you would give to your fans? Parang feeling ko kanina pa ako sumasagot ng una. Ikaw, Sige, ako. Ano kasi, parang, ewan ko, parang gusto ko lang ibalik sa kanila yung question, yung message rather. Parang alam naman ng mga tagahanga or fans ko or friends, ayaw tawagin na fans, pero like ng fans ko na sobrang thankful ako sa kanila. Pero gusto kong tanongin na bakit ako yung napili nila ng idolize. Parang wala, sobrang curious lang ako sa dami ng, alam mo yung artista. Pwede ko sagutin yan, friend. Pwede ko sagutin yan in behalf of them. Pero ito ah, Tol, I speak no flattery. Nagbobolahan na lang tayo dito eh. Dito ko lang. Wait lang, Tol. Kasi, pre, ako personally, kilala na kita bata pa lang ako. Diba? Di pa ako kapamilya nung kilala na kita. And I'm pretty sure these people saw you grow up to the man you are now. You can't help but admire them. Sabagay. Kumbaga, parang lumaki na rin kasi. Actually, tayo, lumaki na tayo sa mata ng tao. Alam mo yun. Kahit nga minsan. Tsaka kita-kita yung growth mo tol eh. Kahit hindi physically. Dahil naman, makakarelate tayo sa tol. Makarelate ako dyan. Tumatawa ka sa likod ko. Pero yung growth mo sa person. Ako, I'm just trying to speak in behalf of your fans tol. Thank you, Tal. Solid yun, Tal. Angas yan. Well-deserved admiration yung God. Salamat, Tal. Ikaw, anong message mo ko sa kanila? Parang ganun din along those lines. Pero more on, pasalamat lang talaga. Talagang walang hanggang pasalamat. Kasi, alam mo yun, imaginein mo, ang dami nilang pwede pang suportahan. Maraming magagaling, talented na artista dyan. And yet, andun sila sa atin. Parang andun sila sa corner na. Ang hirap eh. Minsan ang hirap isipin. Na parang sa'yo nga, parang minsan ang hirap na isipin. Pero
maganda rin i-acknowledge natin yung achievements natin as. Tapos ibalik lang, yun lang, parang ganun nga lang ako. Gusto ko lang ibalik din sa kanila na salamat. Yun lang, wala akong ibang salita. Parang feeling ko minsan salamat, hindi pa yun. Pero, yun lang. Yes, sir. Sobrang salamat. Wala, hindi ko alam. Ano lang naman kami ni Nash eh. We're just trying to do our job. Actually. Anyway. Hindi ganun. We're down po sa last three questions po natin. Alright. Ako parang na-excite ako na magtanong. Ikaw. Of the many things you do, which one makes your heart beat the fastest? In what context? Siguro, kahit ano, ewan ko. Siguro, nagpapakaba, yun ibig sabihin. Sa dami na yun. Papakaba, papa-excite. Parang ganun na. In that context. Siguro every time na sabi ng AD na 5-4-3-2 action. Yun na rin sa sagutin ko. Yun yung may something talaga dun po. Rolling 5-4-3-2 action. Yun. Pag nagsabi ng rolling, nakakalimutan mo na lahat na sa paligid mo eh. Diba? Mm-hmm. Parang, alam mo yun yung parang nagiging ganun lang. Mm-hmm. Ay, yun din sagot ko, Tol. Sorry. Yun din sagot ko. Okay five, lang. Anyway, eto na. Okay, at Trisha Pearl, dun sa, hi po mga quiz. Dahil po sa nangyayari ngayon, mas naging toxic na po ang social media. I know, right? Ang dami na nga nagpapakalat ng maling balita. Ano po masasabi niyo sa mga fans niyo para manatiling positibo? I'd say, learn how to read twice. Kasi, yun eh. Madalas ganun na lang yun eh. Di mo lang na po proofread. Nauunahan ka ng cardinal desire mo to talk back. To reply back. So, it's our responsibility na maging, tawag doon parang conscious. To read twice. Just read it twice. Baka mamaya magbago isip mo after you read it twice. Hindi lang para manatiling positibo, kundi manatiling tama. So, pwede ko yung positibo, pero hindi naman tama sinasabi mo. Mas importante maging tama, maging mabait. If you're not going along those lines na mabait at tama, huwag ka na lang muna magsalita. Tama naman. Ako naman, sasabihin ko sana na wag na lang mag-social media, Tol. Pero like, kasi ginawa ko siya before. Hindi na rin ako nag-social media. Masyado kayong toxic dyan. Hindi na ako mag-social media. Pero parang, the same time, useful din kasi siya in different ways. Hindi lang sa, kumbaga, sa, yun nga, like, mga news, fake man, minsan, tama ka dun kung fake. Ako kasi, like, yun talaga yung ginagawa ko. Dinadouble check ko muna kung tama o mali. Pero regardless dun sa toxicity ng social media, wala ka namang magagawa dun eh. Pinaka pwede mong magawa dun is don't participate. Huwag ka na lang magano. If meron kang kaibigan na toxic social media, pwede mong remind or alam mo yun. Pero ako kasi, ever since bata ako, observant lang. Kung alam ba, may nag-aaway dyan, hindi na ako makikisali or hindi ko na sila papakailaman kasi business nila yun eh. Problema sa social media, kapag once na isang issue na punta sa social media, feeling ng mga tao, business nilang lahat yun eh. So, don't be that person. Yun na lang. Don't be that person. Huwag ka nang makihalo or huwag ka nang makichismis or huwag ka nang maki-opinion. Yun. Okay. Pre, last question. Alright. Sino may honor na basahin yung last question? Sabay tayo. Alright. 1, 2, 3. Good, go. You've been interviewed. Hindi mo work. Ikaw na lang. Alright. Young says, you have been interviewed so many times. What's the one question you wish someone would have asked you but never did? Are you okay? Di ba yun? Sa social media. Hindi pala pa maisip. Ikaw muna sa bukid dyan. Ano yung one question saan na tinanong nila, pre? That's a good question, ha? Oo nga eh. Ganda eh. Siguro,
Hirap yun ah, pero ang ganda eh. Parang... It's a good question. Siguro, hindi, it's not about what they could have asked, but what they could not have asked. Kasi pa rin minsan pa rin mga tanong nila yun yung nagpapa-pay-pay sa problema eh. Ewan. Kaso ano eh, iniiba mo yung question, hindi yan yung gusto nyo malaman eh. Ang okay. Gusto malaman, ano yung pandaraya yan, Francis eh. Kaya tayo pumasangka college. Siguro ano, masyado kasing yung mga, well, napapansin ko pag tinatanong kayo, all about showbiz, all about you being an actor. Siguro, siguro sana may mga nagtanong sa akin kung anong klaseng estudyante ako. Yung mga ganun, about school, about something na, alam po, about sa investment ko or ibang achievement ko outside showbiz, parang ganun. Although sometimes natatanong naman, pero like hindi lang nabibi, parang in a way, may mga bagay na proud ako aside from showbiz na sana nabibigyan din ng attention bukod sa kung ano ako sa showbiz. Yan. Sige pre, anong klaseng estudyante ka? Mr. National Girls. Lagi ako absent. Dati, lagi ako absent. Pero like ngayon, sobrang proud ako dahil nag-enroll ako hindi para kumbaga gusto ko talaga matuto. Yung dati nag-enroll tayo kasi kailangan lang natin makatapos ng school dahil sinasabi nilang kailangan mong makatapos. Pero like ngayon, nag-enroll ako sa something na passionate ako, which is business, na gusto kong matuto about the business. Wala akong pake sa grades, wala akong pake kung mababa score ko. Pero, yan. Ganda yun, pre. Wala pa rin akong maisip na tanong, guys. Kasi parang dumarating naman niya, parang wala kang ina-expect, di ba? Wala kang ina-expect. Inaya mo lang sila magtanong. Pero sige, just for the sake of the conversation. What's the one question I wish someone would have asked but never did? Wala talaga nagpapout sa ulo ko, tol. Edi yung ano na lang, yung ano yung sana hindi tinanong sa'yo? Yung sinabi mo kanina. Hindi, ano lang yun, kunyari, parang situation. Diba, ang hirap din sagutin, diba? Mas mahirap sagutin yun. Situational lang yun. Hindi ka lang kahit ano. Siguro something that could have influenced good change. So for example, anong nagawa mo para magawa, para maging... Anong nagawa mo, Francis, para maging positive change sa mga tao na nandun sa'yo? I don't think nobody ever has asked me that. It was very... Puro... Okay, kailan to? Kailan yan? Anong gagawin mo dito? Anong gagawin mo dyan? Ganun lang. Never something that pushes to progress. It's a medyo wide yun eh, medyo vague. Pero I don't think na tanong pa ako ng something like that. Bilang kapag tinatanong nga tayo, ini-interview tayo, it's mostly about our jobs, about yung promo na ginagawa natin. Gets mo? Puro ganun. Gets you. Hirap nun ah. Head scratcher yun ah. Maganda yung ano, maganda yung question mo. O nga naman, kumbaga, ano yung nagawa mo to improve, di ba? Or in a way para maka- apekto sa future. Tama ba? Diba? Maka-apekto rin sa mga nanonood sa atin. But I guess, ginagawa na natin siya through this episode. And yun po yung sagot sa question. Sa question na sana tinanong sa kanya. Actually, yung bisyo na. Ayun. So, yun na. Yun yung last question. So, right. Imbitahan na natin. Muli po mga kapamilya. Iniimbitahan po namin kayo. Ni Francis Magundayaw, na sana po suportahan niyo po ang kwento ng inspirasyon at pagbibigay, pagpapatawad sa MMK po yan. Bukas na po yan, Sabado. Ang hashtag MMK for Giving Heart. Tama. Directed siya by Direct Dado C. Lumibaw. Ang kasama din namin mag-star si Sir Bart Gingona at si Miss Des Antonio. Pwede ko sabihin pa rin kung saan mapapanood. Go! Mapapanood siya tomorrow ng 9 p.m. sa I1TFC, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A to Z Channel 11.
And also, mga kapamilya, sana subaybayan nyo ako sa pelikula namin Tenement 66, directed by Ray Red. Makakasama ko dito si Francine Diaz and Noel Comilla Jr. It will be soon be available sa iWant TFC. And for more updates sa akin at sa journey ko bilang tao, kindly follow me on Instagram, Twitter, and Laika at Francis the 79. You can also check me out on Facebook on Francis Magundayo Official. Maraming salamat. Ayun po. Ako rin po, kung gusto niyo pong i-follow ako sa aking mga social media accounts, Instagram at Zakwey, that's Z-A-C-K-W-E-Y, and sa Laika at Nash Aguas, and sa FB page at Nash Aguas GG. So yun, yun lang naman. So maraming salamat po mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions Quarantine Edition. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment on our YouTube channel. And for more updates, click the bell beside the subscribe button. Keep safe, mga kapamilya, and bye everyone. Bye everyone.